kailangan ng tulong at tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matindi ang pangangailangan ng ating bansa. So, tinapat ko po si Balikop. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. In another time. Dalawang araw lumipas. Ito na, lumabas na yung meme. May meme lumabas ako at si FLM. Tapos tinanong ko yung staff ko, saan galing? Tik-tik. Tik-tik page. Ah, galing sa tik-tik. Oo. Siya din ang nagsasabi. Sa naghihirap na taong bayan sa panahong ito, hindi ko titirahin. Ang problema nga po, karamihan po sa mga sumusuporta kay BBM, hindi naman karamihan, ewan ko lang, maihingay lang siguro ito, tinitira ko. Hindi nyo ba po naalam, hindi nyo ba po natandaan? Sino po bang humarap sa Senado para ibulgar ang bandaraya ng kampo ni Lerry Robredo noong 2016? Sino po bang nagbuwis ng buhay? Sino po bang nagbayad ng buhay? Si Richard Santillan. Sino si Richard Santillan? Kinakapatid ko. Tsaka nga siya, siya ang tinira ng Smartmatic at Comelec. Para takutin ako, nagbayad kami ng napakamahal na preso sa pagdepensa namin sa boto ninyo, sa boto nating lahat, at sa totoong nanalo ng halalang iyon. Tapos titirahin ninyo ako. Buti na lang sana kung sa billboard na pinalabas ni FLM, ako lang ang isa. Idalawa kami. Bakit hindi nyo tinitira sa manangay niya? Ako lang. Again, mga kababayan, balik tayo sa intention. Bakit ako lang ang tinitira, hindi sa manangay niya? Eh kaming dalawa ang nasa billboard. Balik tayo sa intention. Dahil pepersahin ako na sumunod sa gusto nila. O gusto nito ni Balik ko. So, kaya nga po sinasabi ko, hindi ako pwedeng sumagot at the time dahil matatamaan si Lenny Robredo. Ito nga po ang sinabi ko. Nagpasa ako sa Supreme Court ng 250-page comment. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng bayan. Hindi sumagot si Comelec, hindi sumagot si Smartmatic, hindi sumagot si Lenny Robredo. Papuril kay BBM. Pero wala akong expectation ng kahit anumang sukin. Ginagawa ko to dahil ako mismo biniktima ng sindikato ito. Si BBM din biniktima ng sindikato ito. Tayong lahat biniktima ng sindikato ito. Tapos itong balikon na to, papalikuin lang ang pinaglalaban ko para sa bayan. Dahil lang hindi ako gusto, hindi ako sumunod sa gusto niya, natirahin ko si FLM. Ha? Anong pakialam ko sa away ninyo? Later, mga kababayan, malalaman niyo kung bakit nag-away sila. Aabot tayo dyan. Dito na tayo sa main story kung bakit nangyari ito. Nung galing ako ng Europa, isa ang host ko sa France. Akala ko totoong tao. Pagdating ko ito, isang linggo lang siguro yun eh. Nagsimula na si FLM dyan namigay. Ayaw ko totoong namigay. Sabi nila namigay. Okay. Assuming namigay kasi nakita ko naman nagbigay ng 30,000 na sun eyeglasses doon sa Isabela. Totoo nakita ko. Patunay ako dyan. Aabot tayo dyan. Tinanong ako ni Balik ko tungkol kay FLM. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko titirahin ang taong pamilihan ng tulong sa mga taong naghihirap ngayon. I stand by my decision. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa sino mang naghihirap na Pilipino ngayon. Wala akong utang na loob kahit kanino. Huwag takot-takotin, Balik ko. Huwag mo akong takot-takotin. Ilabas mo kung anong ilalabas mo. Sasagutin kita. I will deal with you properly at the right time. Now ngayon mga kababayan, here we are today. Andito tayo. Ang nakikita ko intention. Gusto ni Balik ko, nakampihan ko siya. Laban kay FLM. Yun lang naman talaga, malinaw eh. Ito si Balik ko, pinipressure ako ng gusto. Pinapalabas yung mga paninira sa akin para tumakbo ako sa kanya. Ngayong nakulong si Francis, eh, pinalapalabas naman niya si Francis na gagalit sa akin para i-depensa ko si Francis. Nakita ninyo, pinaglalaroan ako nitong tao. Ito akala siya ko niya buho ako at mangmang. Hindi mo ba alam, natalo ko ang pinakamalagbigat na politiko doon sa amin sa Visayas. Nakontrolado niya yung buong probinsya. Sa kanya lang lahat ng mayor, sa kanya lahat ng vice mayors.
natalo ko yun? Tapos ito ang gagawin mo sa akin, paglalaruan mo ako? Anong tingin mo sa akin? Hindi naman siguro ako drug addict. So ito talaga mga kababayan ko, si Maliko, pinipressure ako. Pinipilit ako. Pero si FLR, minsan hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aini, kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Ganito, buo, Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aini. Yung siyempre ako sa kailangan ko libre. Eh di siyempre, oh, okay ako. Alam naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa, si Manang Aini tsaka ako. At nagpasinamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Pero kinulikta ba niya, siningil ba niya ang tulong niya? Hanggang ngayon, nandun siya sa loob ng MDI Detention Center. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ikumpara mo kay Maliko. Ano ginawa ni Maliko? Siniraan ako ng siniraan para tumakbo ako sa kanya at magmamakaawa. Sa tingin mo, magmamakaawa ako sa iyo. Hindi ako luluhod sa iyo, Maliko. Luluhod lang ako sa aking Diyos. I make that clear to you. Niminsan, hindi mo ba naisip, hindi kita tinawagan. Matapos yung pangatlong meme na pinakita mo sa akin galing sa TikTok na page mo, hindi na kita tinawagan at hindi na kita kinausap to let you know na alam ko hindi ako tanga, Maliko. Hindi ako tanga. So ngayon mga kababayan, nakikita ko yung intensyon sa dalawang magkabilang panig. Wala akong pinapaligan sa kanila. Pinapaalam ko lang sa inyo ang ginagawa ni Maliko dahil hindi maganda. Sobra na yung mga armas na pinakita mo. 14 na buhay ang inilagay mo sa peligro sa alanganin. I'll explain it sa inyo, mga kababayan. So, dati kasi nung ako'y congressman, alam mo naman sa baba, mga leaders ko nag-aaway din. Nag-aaway, faction-faction yan. Nung ako'y congressman, pinapakinggan ko yung isang panay, pinapakinggan ko yung kabila, pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hindi ko inaksyonan. Hindi ko inaaksyonan yan. Inaantay ko lang na lalabas ang tunay na kulot, lalabas ang tunay na dahilan o intenso ng magkabilang panig. Exactly kung anong ginawa ko na yun, yun ang ginagawa ko dati kung ako'y congressman. Pag nag-aaway yung mga leaders ko, pinapakinggan ko pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hinahayaan ko that the problem will solve itself. Lalabas at lalabas yan. Ang tunay na kulay at ang tunay na intenso ng tao. At ito nga, lumabas ang tunay na kulay na Maliko. So, balik tayo sa sinabi ko kanina, inantay ko. Nagtiis ako ng 2 buwan sa mga paninira, mga atake ni Maliko. Tiniis ko yun. Para lang malaman ko ang intenso. Now, ito ngayon mga kababayan. Pinapakita nila na magkaibigan kami ni Francis, na may connection kami. Pero si Maliko, hindi po niya sinabi sa inyo na magkasama. Nag-courtesy call tayo kay Ambassador. Tapos pumunta tayo sa Eiffel Tower. Hindi ko umakyat, kami lang ni Mike umakyat. Pagbaba, nagkape. Gabi na, pumunta tayo sa bahay ng pulis na kaibigan mo sa France. Along the street, sinabi mo, may pampanat ka. Yung tik-tik. May mga accounts kang pambanat. O tingnan mo yung termino, ha? Pambanat na accounts. Tik-tik ang minensyon mo. Eto lumalabas yun sa tik-tik galing. So meron tayong presumption sa ating rules of court na kung ikaw ay gumagamit ng mga picking dokumento, ikaw ang gumawa nun. So by analogy, kung ang mga picking, mga paninirang memes na ito ay galing sa'yo, then ang presumption is ikaw ang author. Galing sa yung page eh. Kung matino ka, hindi mo ilalabas. O ipapakita mo muna sa akin bago mo ilabas. Pero lumabas yun doon at pinapakita mo, pinapalabas mo, galing sa iba. Natatandaan, hindi mo natandaan, nakalimutan mo. Inamin mo na ikaw ang may-ari ng TikTok page. Kaya nung nakita ko yung unang meme na pinadala mo, alam ko na ikaw yun. Na pangalawa, TikTok pa rin, alam ko ikaw pa rin yun. So ano gagawin ko? Sitting pretty. Hayaan kitang sisirain mo ako. O mag-expect ka na luluhod ako sa iyo, magmamakakawa ako sa iyo, dream on. Matulog ka na lang, may buta ka pa. Hindi mangyayari yun. Mr. Maliko, hindi mangyayari yun. Now dito tayo mga kababayan, sa ginawa nito, itong tao nito. Balik muna pala tayo doon sa rules. Nakita ko yung post mo. Tinira mo yung kapatid ni FLM. Hindi
hindi mo ako madadala sa labang ganyan. Ang kapatid, ang pamilya ay hindi kasama sa kahit anong laban kung hindi sumasaw-saw sa laban. Walang ginawa ang kapatid ni FLM. Pero anong ginawa ang pinpinos mo? Anong kasalanan ang kapatid niya? Kayo mga kababayan, kung gagawin niyan sa inyo ni Maliko, ano kayang gagawin ninyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni FLM, o sabihin na lang ang kalagayan ko, at pinaglalabas niyo ang picture ng mami ko, daddy ko, yung kapatid ko, o kung mangyari yan sa inyo, ano kaya nasa isip ninyo? Pangalawa, ang babae ay dapat igala. Anong ginawa mo kay Lisa yun sa Paris? Pinagmumura mo ng pinagmumura. Para kang hindi lumabas sa nanay mo. Kung ito ang klaseng gawi na ipapakita mo sa akin, titirahin mo yung pamilya na walang kinalaman, wala kang galang sa babae, pinagmumura mo, ay bakit ako kakampi sa'yo? Hindi talaga ako kakampi sa'yo. Because the way you do your file, yung laban mo, is scandalous to me. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap sa akin yan, yung style na yan. Ako lumalaban ako, pero hindi ganyan. Sa sinabi ko ng mga kababayan, I follow my own internal rules. Sabihin ko yun, disiplina ko yun. I will not bend it for Mr. Maliko. Kahit Maliko siya, I will not bend it for him. Dito tayo sa picture, mga kababayan. Ito talaga sobrang nakapagpagalit sa akin. Inilabas niya yung picture ng isang lalaki at ako. Sa baba noon, pictures ng mga baril. Sandali lang. Tandaan mo itong sinabi ko sa'yo. Hindi lahat ng tao susunod sa gusto. Huwag mong ambisyonin na kontrolin. Huwag mong isipin na ikaw ang napakulong kay FLM. Hindi ikaw. Ang nagpakulong sa kanya, complainants. Ang complainants na nagreklamo sa kanya, hindi ikaw. Ikaw, trumpa ka lang dyan. Trumpa na maingay. At dahil, akala mo ikaw ang napakulong, kaya mo na si Yusik Dinsing, kaya mo na si Senator Bongo, kaya mo na si kung sino-sino pang mga... Pero ako hindi kita tatantanan. For as long as you will not back off, hindi kita tatantanan. So I hope I made that very clear to you. Mga kababayan, sinagot. Hindi ko ba pala nasagot lang? Balik muna. No, hindi pa ako mag-give up. Sagutin ko muna yung picture. Yung mga pictures na lang. O ito, may pinalabas ang picture ng nag-distribute ng eyeglass. O totoo yun. Nandoon ako. Namigay si FLM ng 30,000 glasses. Eyeglasses. Hindi ko naman pwede sabihin, mga kababayan, hindi niya binigay kasi nakita ko naman binigay. I will not be honest sa inyo. Kung hindi ako honest sa maliit na bagay, I cannot be honest to you sa mas malaking bagay. Whether you like it or not, sasabihin ko yan. Namigay siya ng 30,000 glasses doon sa Isabela. Nandoon ako. Nandoon si Dr. Grace Carasacal. Sila ang mga optometrist na nasa harap. 20 sila lahat. Na sinusukat yung mata at binibigyan ng eyeglasses. Nandoon si Mayor Jesus Ladaran. Yung pangalawang picture na pinakita ninyo, nananghalapin, inimbita rin ako ni Mayor Jesus Ladaran. Sino ba ako para tanggihan yung imbitasyon ng mabuting imbitasyon ng Mayor? Eh kung nandun si FLM at nandun ako dahil inimbita ako ni Mayor Ladaran. Inangangampan niya ako. Anong gagawin ko? Sasabihin ko, shut up, I will not go. Hindi po, di pa hindi nalang ako tatakbo kung gano'n. Diba? Hindi mo naman siguro i-insultuhin yung Mayor kung mabuti naman yung imbitasyon. Actually, may picture pa yan sa gabi. Kasi pagkatapos namin nag-lunch, sinabihan na naman kami. Ako ni Mayor Ladaran, huwag ka muna umuwi. Mamayang gabi, magpapa-dinner ulit ako. Tatawagin ko yung konseho. O dahil pag-dinner, nandun ang konseho. Pinagsalita ulit ako ni Mayor Ladaran. O saan yung problema doon? O, yung billboards. Dalawa kami sa billboards. Si Manang Aimee, tsaka ako, bakit ako lang ang tinitira? Dahil ang intensyon, ako ang titirahin para sumunod ako sa gusto. May balik ko. Plain and simple, ako ang tinitira para sumunod ako sa gusto nila. But I know better. Tandaan niyo po, mga kababayan, lalo na akong nagmamahal sa pamilya ni BBM. Buhay